kasama natin sa hirap at ginhawa. Maraming salamat din po sa mga taga-suporta, mga kamag-anak ng mga bilanggong politikal na nandito ngayong gabi. Hindi na namin papatatagalin pa. Sila po ang unang batch ng mga binalayang bilanggong politikal. Inline sa magaganap na pagtutuloy ng usapang pangkakayapan, resumption ng formal peace talks sa pagitan ng Philippine government at ng National Democratic Front of the Philippines. Gabi ito ay isang napakagandang gabi para sa amin. Dahil ito ang unang gabi, partikular sa akin na ulang-ulang 6 na taon bago nakamit ako pansamantalang paglaya. Di siyempre, ang unang pagpapasalamat dahil nagbukas yung bagong gobyerno sa peace talks, kaming mga NDF consultant ay di nabigyan ng buwang para bigyan ng pansamantalang kalayaan. Ay para sa amin, yun yung isang pangunang dahilan na kami nakalaya doon sa pagkakalilang. Kaya ito na yung unang mga manifestasyon, yung aming paglaya, ng matagal na pagsisikap ng kilusang masa, ng iba't ibang mga sektor, na magkaroon ng kaganapan ang usapang pagkapayapaan sa ating bansa. At nasa ganun naman, ay masimulan na ang pag-uusap at malutas ang problema ng sambayan ng Pilipino, lutasin sa negosasyon yung ugat ng armadong punggalian sa Pilipinas. Sa kabutihang talag naman at sa katamaan naman ng ating pinag-iintindihan na ipakita ang kawalang walang pasihan talaga ng kanilang itinagpaatol sa atin. Kaya noong sana'y mag-motion ng pagpiyansa, sabi na noong judge, hindi na kailangan dahil nakapag-decision siya na wala talaga akong sila. Inaasahan ko lang sana na bukod sa amin, mapalaya rin yung mahigit 500 pang nakakulong. Ang pagsisikap ng mga kasama sa kabilang panig, sa bagong administrasyon, at na tayo, lahat, na lahat yung itinos, anumang forma, magilusang masa, sa mga supporters, mga lawyers, lahat-lahat, pangitin ko, hindi ko na ano mapangit lahat dahil napakadami. Ay, ako yun, gusto na ipapasalamat. Sana, yung iba pa, 500 plus na political details, mapapalaya din. Iti muna, kaya't kumagyaman, katakayo amin, iti amin na umiling na Pilipino, iti support tayo, iti panaglayami ura na pansamantala dakkal nga karit da itoy at nagtutuloy tirabanan tayo para itumili paglalo ti marigriga matataw ditoy pagilian tayo ken ti seryoso nga panagsamo tayo iti da itoy resumption ti peace talk ken sapay kumatak baligi da itoy tapno magunod tayo ti araba ti umiling nga Pilipino agyaman na. Nakikita ko rin na isang malaking pagkakataon talaga itong sitwasyon na ito na sagpamin natin ang pagbubukas ng bagong insidente sa usapang pagpapayapaan. At umaasa tayo na malayo pa rin ang pwedeng marating hanggat papakausay tayo sa pagdadala ng pagkibaka sa loob at sa labas ng bilangguan sa buong lipunan. Ito ay paunang hakbang pa lamang sa mahabang matsa para sa just and lasting peace. Kaya sabay tayong magmatsa patungo doon. Sa lahat ng aking mga kababayan, tuloy-tuloy lang ang pangitibakan. Sabihin,
kung ano yung isang bagong paraan para makamit yung tunay na kalayaan sa tarungan ay tuloy-tuloy ng mga may Pilipino. At tulad ng nakasala ngayong usapin na kailangan mag-usap para sa usapin pang kapayapaan para mapag-usapan yung socio-eco reform, political and constitutional reform, at saka yung ethnic hostilities, at saka disposition of troops. Tuloy-tuloy, yun ay para sa kanila din. Kaya, ipapasalamat kami sa sambay ng Pilipino patuloy na sumusuporta sa NDA para ituloy yung mga pakikibaka para sa kanilang interest. Bilang